ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Pining, bakit may kumuha sa bangkay ni Kapitan? Ang ibig bang sabihin, may ibang pamilya siya? Hindi ko alam, Veronica. Nagtaka rin ako eh. Nakita mo naman na nag-iyakan sila habang yakap-yakap ang bangkay ni Kapitan. Pining, lalong nasaktan ako. Akala ko si Aling Bebang lang ang karibal ko. May iba pa pala. May iba pa pala siyang pamilya. Veronica! Pining! May tumatawag sa atin. Oo. Sino kaya yun? Veron! Tignan mo! Malto! 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 Ay, tinanong ko na sa multo. Ako ba? Eh, bakit? Mukha na ba akong multo ngayon? Kap! Ikaw ba talaga yan? Paano nangyari yun? Di ba kinuha ng isang babae ang bangkay mo? Oo nga naman, Kap. Huwag mo naman kaming multuhin. Wala akong kasalanan sa'yo. Anong multo na sinasabi ninyo? Sobra naman kaya. Lumabas ako dahil wala man lang akong mautusan na umalalay sa akin papuntang CR. Ha? Tatawag sana ako ng nurse para tulungan na ka. Halika, Veronica. Tulungan mo akong pumunta sa CR. Baka matumba ka. Pining, hindi ba ako nananaginip? Buhay si Kapitan! Buhay na buhay at hindi patay! Oo, Veronica. Buhay nga siya. Pero, sino yung kinuha ng babae niyo na bangkay? Sino? Ha? Ewan ko! Pare, alos maubos na natin yung laman ng bote. Kukuha pa ba tayo? Tama na ito, pare. Parang lagyan mo pa. Lagyan natin. Magbibisiklita pa akong uwi, pare. Baka sumimplang ako at madisgrasya. Isusunod ako nga lalamayan kay Kapitan. Huwag kang magalala, pare. Kung hindi mo na kayang magbike, dito ka na lang matulog, ha? Kung gusto mo, diyan ka na matulog sa copy bike ko, pare. Diyan ako makikitulog. Nako, ayaw ko, pare. Ha? Mamaya may nakakita sa akin eh. Isipin nilang may relasyon kami ni Insiang. Ayoko, pare. Ayokong machismis. Di baling machismis ako kung kay Tintin o kay Veronica o si Pining. Pero kung machismis ako na may relasyon kami ni Insiang, nako, malaking dungis yan sa aking karangalan. No? Nako, pare, wari ka pa eh. Alam ko namang type na type mo si Aling Insiang, di ba? Ano? Type na type ko si... pare Asyo nga. Bawin mo yung sinabi mo. Kailanman hindi ko na-type pa ng Insiang na yon. Huwag ka nang magkunwari, pare. Alam kong type na type mo si pare Lingin Siang. Type mo rin siya, di ba? Aminin mo na, pare. Sinabi na nga, hindi totoo yan eh. Pare, bakit binasag ang bute? Pati sa lamisa ko, nabas. Nako, nagasgasan pa ang bagong upuan ko. Paano naman kasi?
pinagpipilitan mong kusin siyang eh. Hindi naman totoo. Kung uulitin mo pang sabihin yan, pare, hindi itong buti ang lamisang babasagin ko, kundi yung mukha mo, naintindihan mo. Pare, Adong. Makauwi na nga. Nakakainis ka, pare. Kung hindi lang kita kaibigan, sinuntok na kita. Nandito na ako sa ospital. Itatanong ko kung saan nila inilagay ang bangkay ng asawa ko. May mga taong nagkukumpulan doon. Itatanong ko sa kanila kung saan banda ang morgue. Naku, kapitan pala sa barangay, naghingaluan ang patay na yun at kinuha na ng mga pamilya niya. Aha! Pinag-uusapan nila si Kalyo? At sino naman ang sinabi nilang pamilya niya na kumuha sa kanya? Samantalang kararating ko lang. Naku, ang daming kabit niyan. Kapitan na yan, pito yata ang kicks niyan. Aha! Si Karyong ang pinag-uusapan nila. Ay, ayop ko talaga, Karyong. Ang dami mo palang naging kabit. Hindi lang si Nakulasa, Shirley, Veronica at Bibang. May iba pa pala na hindi ko alam. Ay, tarantado ka, Karyong. Wala ka nang ginawa. Kundi sakta ng damdamin ko. Aray ko. Hindi ako makahinga. Delikado ito. Baka mamatay na rin ako. Rina, ikaw muna ang bahala dito sa tindahan, ah. Babalik kasi ako doon sa ospital. Nandun pa kasi si Kapitan. Aalagaan ko siya. Ako ang magiging private nurse niya. Ay, nako, tita. Sobra naman yata ang concern mo kay Kapitan, ha? Darwina, katatalaga lang ni Kapitan sa akin bilang BHW. Kaya kailangan magtrabaho ako. Parte yun ang trabaho ko bilang BHW. Ano ka ba? Sa bagay. Pero umiwas ka muna sa intriga, tita. Eh, alam mo naman dito sa atin, ano, napakaraming marites ngayon. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Kung may magsasabi na may relasyon kami ni Kapitan, hay nako, malilintikan sa akin. Talagang ididimanda ko siya. Ay, basta, mag-ingat ka, tita. Umiwas ka na sa chismis. Huwag mo na nang pansinin ang mga chismusa na yan. Dahil sisirain lang nila ang araw mo. Sa bagay. Oh, aalis ka na ba ngayon, tita? Oo. Dahil kabilin-bilinan ng doktor na ipapa-to-de-echo daw ngayon si Kapitan para makita kung gaano nakalala ang sakit niya sa puso. Ay, sige, tita. Dalhan mo lang si Kapitan ng tinapay para hindi gutomin. Oh, naglagay na ako dito sa bag ko ng tinapay para lang Kapitan. Sige, Darwina. Aalis na ako, ha. Ikaw na ang bahala dito sa tindahan. Huwag kang magupit. Kuya, mabuti naman at dumating ka na. Nako, may masamang balita. Ha? Anong masamang balita na sinasabi mo, Punyang? Kuya, lumabas ako sa bahay dahil bibilisan na ako ng kape sa tindahan ni Ijag. Dahil ayaw kong bumili sa tindahan ni Kumari Anghilaing dahil nandoon ang bisyet na bibang na yon.
O kayon, anong nangyari? Narinig kong usapan ng mga marites. Sabi nila, patay na raw si Karyong. Pinuntahan ko kaagad sa ospital para kunin sana ang bangkay. Pero alam mo ang nangyari, kuya. May ibang babae na raw na kumuha sa bangkay niya. Sabi ng mga nagkukwentuhan dun eh, asawa rin daw niya. Kaya nagsaktan ako, kuya. Hindi lang pala tatatlo ang babae niya. Marami pala, kuya. Kaya kamuntik na akong mamatay doon sa ospital. Ano? Ay, tanga. Aha, bakit mo ako sinabing tanga, kuya? Eh, paanong mamamatay si Bayaw? Eh, nandun si Bibang. Siya ang nag-aalaga sa kanya. Siya ang pinagka-private nurse niya. Buhay na buhay si Bayaw, bunyang. Aha, pero sabi ng mga marites, sa harap ng tindahan ni Kumari ang hiling eh, patay na. Tapos sabi naman ng mga taong nadatnan ko sa ospital, kinuha ang bangkay ni Karyong ng isang babae. Ay, tanga. Hindi totoo yan. Napagkamalan lang nila Pining at Veronica na si Kapitan yung isang bangkay na namatay doon. Pero hindi pala. Ha? Ganun ba? Oo, Punyang. Ay, nako. Ikinahihiya na talaga kita. Pagit na pangit ka na nga. Napakatanga mo pa. Ha? Kuya! Oh, ayan. Nandito na tayo sa bahay ninyo, Kap. Huwag kang mag-alala, ha? Aalagaan kita. Sige, humiga ka na dyan sa kama at didimpuhan kita. Magpapainit lang ako ng tubig. Eh, maraming salamat sa iyo, Bibang. Dahil hindi mo ako pinabayaan. Pwede ba naman kitang pabayaan? Eh, mahal na mahal kita, Kapitan. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Hindi kita makakalimutan hanggang sa kabilang buhay. Ay, naku, pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahaba pa ang buhay mo. Basta alagaan kita. Tandaan mo yung sinabi ng doktor. Kumain ng mga pagkain na wala o kukunti ang taba at mababa lang ang kolesterol, sapagkat ang taba at kolesterol ang karaniwang bumubuo ng bara sa naiipon sa mga ugat ng puso at nagpapakipot dito. E palagay ko, yun ang sanhi kung bakit naglakang... Ay, walang, huwag kang maingay, Bibang. Ayaw ko nang maalala ang nangyaring yun sa atin. Ay, buti na lang at hindi madaldal sinuli. Hindi, baka ipagkalat na niya nga may yung nangyari sa atin. Eh, palagay ko, hindi naman gagawin ni Noli yun eh. Mapagkakatiwalaan yun. Yeah. Ay, naku, pangit na bulto. Ikaw pala, Ate Punyang. Hayop ka, Bibang. May mukha ka pang magpakita sa akin. Lumayas ka dito. Kap, paano ito? Pinapalayas ako ni Ate Punyang. Huwag kang umalis, Bibang. Kundi mamamatay na ako. Pero, hayan ang asawa mo. Galit na galit sa akin. Baka mapatay niya ako. Walang ibang lalayas dito. Kung di ikaw, Punyang. Sige na. Layas. Layas! Karyong! Good morning sa inyo mga kapwa kong Vice Mayor ng ating lalawigan. Good morning. Una po ay nagpapasalamat ako dahil sa tiwala ninyo sa aking kakayanan na ako'y hinirang ninyong maging presidente ninyo.
Ayos lugar, kapitan. Nandito na ba ang lahat ng vice mayor sa ating lalawigan? Wala bang absent? Absent na vice mayor. Si vice mayor Bravo ng bayan ng Santa Baay. Nataon-taon na ang position nila ngayon eh. Ganun ba? Sige. Pwede na nating umpisahan ang ating pangalawang pagpupulong. Tapos na ang ating ginawang panalangin. Ngayon naman ay tumayo tayo at i-recite nating sabay-sabay ang ating The Creed of Vice Mayors. Sige, tumayo tayo lahat, mga kasama. Tumayo tayo lahat. O, sabay tayo. Sabay tayo, sabay tayo, sabay tayo, sabay tayo, sabay. I am a vice mayor. I am a vice mayor. And my covenant with my people is to devote myself to public service by divine providence and by the will of the people. I am mandated to preside over the local legislature. Ay, Kuya! Kuya Gaston, tulungan mo ako. Mamamantay na yata ko. Bunyang, bakit ka basta-basta na lamang pumasok dito? Magmi-meeting kami. Umalis ka dito. Umalis ka na. Itinahihiya na kita. Tignan mo nga yung itsura mo. Tsaka, ako, ang baho-baho mo. Ay, Kuya, mamamatay na ako. Si Karyong, inuuwi sa bahay natin. Si Bibang, at pinalayos pa ako. Nako, umalis ka muna rito. Huwag mong istorbo yun ang meeting namin. Kundi, papahuli kita sa pulis at ipapakulong. Ay, Kuya! Nakakainis talaga ang buhay na ito. Nakakainis! Ay, nakakainis! Veronica, parang masama na naman yata ang araw mo ngayon ah. Talagang masama ang araw ko kagawad. Inilabas na pala sa ospital si Kapitan. Nandun na sa bahay nila. O di, magpasalamat tayo dahil nakalabas na siya sa ospital. Ibig sabihin nun, ligtas na siya sa anumang kapahamakan. Oo, masaya ako dahil ligtas na siya. Pero inis na inis ako sa nabalitaan ko. Ha? Eh bakit? Ano ba yung nabalitaan mo? Eh bariwin mo ha? Si Aling Bebang palang nag-alaga sa kanya doon sa bahay nila. Kaya inis na naman ako. Talaga nakalimutan na ako ni Kapitan. Nasasaktan ako kagawad. Nasasaktan ako. Ay, intindihan ko, nararamdaman mo. Pero panahon na siguro para kalimutan mo ng nararamdaman mo kay Kapitan, Veronica. Ibaling mo na lang sa akin. Hindi ko kayang gawin yan, kagawad. Talagang hindi ko matanggap na nakuha na ng lubusan ni Aling Bebang ang atensyon ni Kapitan. Eh, na pang magagawa mo dyan? Eh, nakuha na nga hindi! Niya. Hindi ako makakapayang na basta-basta na lamang akong kalimutan ni Kapitan. Hindi ko matatanggap yan! Hindi! Hindi! Eh, ano ang gagawin mo? Kung sa loob ng linggong ito'y hindi pa bumalik ang atensyon ng Kapitan sa akin, magpapakamatay na ako! Magpapakamatay na ako! Nandito na ako sa harap ng bahay. Tamang-tama itong tama ko sa ininom kong serbisa. Ang sarap talagang uminom ng serbisa doon sa tindahan ni Ijang. Tahimik. Hindi tulad ng tindahan nila Darwina. Nang daming marites. Makakainis. Bisit kay Bibang. Bang aagaw ka rin ng asawa. Pareho kayo ni Susana na mang aagaw ng asawa. Inagaw mga asawa ni Mildusa. Bang aagaw sila ng asawa. Akala ko noon,
si Kulasa lang ang problema ko. Yun pala. Pati sila Shelle, Veronica, Tintin. Ngayon, si Bibang uli. Humanda ka, Bibang. Gaganti ako sa iyo. Oh, ano ka? Anong pakiramdam mo ngayon? Lumalakas at pag-ibigay. Diba, sabi ko sa'yo. Talagang makapalang mukha ng ibang na yan. At ang harapan na ginagawang pang-aagaw sa sama sa akin. Dito lang ako sa labas. Kailangan makaganti ako sa'yo sa gabing ito. Hindi kitang lalabas sa kwarto namin. Ito mo, mapasahin kita. Ay, lumbas na si Bibang. Sasakalin kita hanggang mamatay ka nang ganito. Papatayin kitang anibal ka. Papatayin kita. Papatay na kaya ni Aling Punyang si Aling Bibang. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!